金曜も学びに行こうか。はい、どうぞ。Yung marginalized ay 90%.
Ama, ito po yung aking 48% ay farmers, ang 42% ay laborers. So, bahagi po na po sa ngayon, ito yung mga minerals, 90%. 10% tama, yung nasa taas. So, hindi po equal yung distribution of wealth. According to 2005, sa study po ni Maka, ito rin po yung pinahaya ko, yung class A, 2% of population. Ito yung the most affluent group was homes and habitats excuse lack of economizing. Hindi ito na nagigipit. Ito yung mga taong hindi maunong magigipit. Bakit? Ang kanila kasi household income, pag sinabi po natin household income, yung kung ang nanay ay nagtatrabaho at yung tatay nagtatrabaho, kung samahin mo, yun ang kanila household income. Kung isa lang ang nagtatrabaho, yun ang nanay. Kung kaya naman ang kanyang nagtatrabaho, yun ang pinatawag natin household income. Sa pamilya. So, ibig sabihin, pag samasamahin mo yung nagtrabaho dito sa lugar na yun, sa bahay na yun, yun ay 3,300 per day. Yun po ay class A and B. Yung class C ay 7%. Upper and middle class households, households, and lifestyle reflect comfortable living and the capacity to indulge in few luxuries. Household income ay 30,000 to 50,000 monthly. Or 1,000 to 1,600 per day. Yun yung class C. Class B, 68% of population. Household have some comfort and means, but basically thrive on hand-to-mouth existence. Ibig sabihin, ay isang bahay, isang mukha. Household income ay 7,000 to 3,000 monthly or 100 to 230 per day. Yung class E, 23% of population, hindi yung very difficulties in meeting the basic survival needs. Household income, 7,000 monthly to as long as 1,500 monthly or 230 per day hanggang 50 pesos per day. So yun po yung sitwasyon natin kapag pinag-usapan natin ang ating bansa. Ngayon, ang pag-isang tanong na dapat natin makita ay kung anong sitwasyon na ito ay nangyayang mene, anong saloobin o pag tingin meron tayo para sa mga pwede ba tayo ang nakuha? Oo. Pwede naman sa loobin mo. Kung pag tingin meron tayo para sa mga lupa. Hindi naman lupa na lupa ka rin. Kasi kung isa may lupa. Pero makapobin din. Ano muna? Ito yung ipabahagi mo na aking pagkakilay. Hinahama, hinahama. Yung sinasabi natin mga matapobre. Pagkupa, hinahama ang kanyang kapwa-tako na lupa. Pangalawa, pananamit, walang bahala. Diyan ka, hindi mo ako, wala akong pangyayap sa iyo. Yun ang pananamit. Pinanggi, ako oh, sige, tama, tama-tama, nagiging ako yung buha. Okay ka lang dyan, sige. Oo, hindi kita. Pinanggi, okay, magigura ka na lang. Para, sige, magpapalik mo sa lalagyan. Maririn mo naman ako.
pag-unaisip. Aba, ginagamit ang mga lupa. Halos yung lupa ka, magagawin din lang nila. No? Ito'y pagtrabaho sa iyo. Para sa akin. Okay lang yun, ito ay mga lupa at manatili kang lupa para ikaw ay palagi ko na kukusahan. Kasi kapag hindi na kita, kapag ikaw ay hindi na lupa, hindi na kita magiging kukusahan. Ito po, ay naging puso-pusiya sa mga tinatawag namin mga noong panahon. Talaga, hindi pinagbibigyan ng pagkakataon na umamahal. Kasi bakit? Kasi hindi mo lang siya makakamit. Panglima, ito yung hinihingi sa malayo na malasakit sa mga lupa. Genuine concern and love. Balikan natin ang banal ng hospital. Saan mo nagmula ang karapahan? Well, kapag sinabi natin pinagmula, katulad ng lahat ng pagmamahal, ay kasama na dyan ang tinatawag mo namin kay Eva at kay Adam. Ang sabi ni Eva kay Adam, makikita ko natin kung bakit kayo nanghihila. Genesis chapter 3, verse 1-24. Ang unang pinagmulan ng karawan? Kasalanan. Pinagmulan ng kahirapan. Kung ang kasalanan ay pababalo wala sa utos ng Diyos at pagrebelde lamang, ito ay so, ang kahulugan ng salitang lupa, nakita po natin ay dalawa po yung binibigyan natin ng kahulugan. Una, lupa, puro, at having little money, few possessions, and no luxuries. So, karapan, kahirapan, poverty, in the condition or quality of being poor, ang productiveness, deficiency, in our dedicated of value of suffering. So muna, kaya ang tawag ito pa ay parapahan. Kasalanan sa material na bagay, material poverty, madalas sa panaunawang sa kahirapan. So yun mo yung una, duka or poor, materially poor. Ano yung pangalawa? Yung tinatawag mo namin, anawin. Sa biblical message po ng poor na ito, the Hebrew poor of poor, humble, afflicted, those who will not trust in their own strength, but not rely on it, and confidence upon God. So, makita po natin yung mga biktima na ang kawalan ng katarungan, victims of injustice. Hindi yung mga living people to Yahweh, and continue to hope for the salvation in spite of everything.
Spirit, totally dependent on God. And opposite of arrogant, the proud and self-righteousness. So yun po yung dalawang pag sinabi natin dupa, materially poor or spiritually poor. O kung tawagin natin ay angawin. Para na po maintindihan natin, kasi kung isang, ano yung sinasabi ng Father? Kung ito ba yung materially poor o spiritually poor? O spiritually poor and materially poor. Pwede yung kasi makasama ngayon dalawa. Pwede yung mag-iwala yung dalawa. Para maintindihan natin kung isa, kapag tayo ay nagsasalita at sa mga humiliyaw ng pari, ha? Ha? Sinasabi ni Father, material po. Ha? Sinasabi ni Father, spiritually po. Ang sarili ng karawan sa mga kasunta, tatlo, opresyon, sakna, at kasalanan. Opresyon, sakna, at kasalanan. No? So, opresyon, pagmamalabis sa kapwa. Sakna, mga kaluluhan at hihawak ng tao. Or, paralidad. Kasalanan, mga personal o minal na kahinaan ng tao ng pagdalikod sa Diyos. Personal, akin lang. Then, natuloy ko na kahihawak. O minal, isang halimbawa ko ng criminal sin, structural sin ay yung tinatawag sa ating graft and corruption. No? So yung punta ko na yun, opresyon, sakna, at kasalanan. Pag-iulit mo po? Okay. Sa dami natin po yung opresyon, magmamalabi sa kapwa, matagpuan din natin yan sa Deuteronomio 24 verses 14 to 15. Ano yun? Hindi pagbibigay ng narapat na pasweldo o matalungang pasahod. Yung sinili natin narapat na pasahod. Alam mo, sa Laguna, ang San Pedro, ang siyang pinakamataas na pasahod. Medyo susunod po yung bigay. Kaysa doon sa mga sa Christus, kaysa doon sa mga nakatulong isip. Para rin mo, para rin tayo na may hila ang tutusin, no? So, Nehemias, chapter 5, verse 1 to 11. Pagpapuntang na may malaki, patubo. No? Baka may nagpapapayosin sa inyo. Pagpapataw, hindi makatalungan, patubuwis. No? Ano itong pagpapataw, hindi makatalungan, patubuwis? Ito naman po isang gobyerno. Sila naman ang siyang nabibigay ng pag-uwis. Pagkampa ng mayaman at kapangyarihan sa mga bumili ng mga mahihina ng grabe. No? Baka may mga kinukuha tayong lupa na may lupa. Ano ba? Sa aklat ng Levitico, chapter 25, verse 39. Pagpapalili sa sarili dahil sa labis na kahirapan. Meron ba pagpapalili sa sarili, labis na kahirapan? Meron ba? Ha? Yung mga nagbibili ng laman. O nagbibili na yung tawagin natin ay yung mga hire healers. Sa una, mga pagkuhan ng hihamak ng tao ang pinagdalingan ng kahirapan. Sa Ruth chapter 1 verse 1, ang nangyari na kita ko na ito, tagpuyot at tagpuyot upang maghirap si Ruth at
build another Rome. Ruth 1 verse 5. Magkamatay ang asawa ng mga at mga anak. So, sa Ruth 1 to 5, asawa ni Ruth, anak ni Noemi. Yun ang marahin. Kamita naman natin, no? Pabalik ng trabaho sa pamilya, yung tatay ang namatay. Pati yung pamilya mapihirap. Kasi nawala yung breadwinner. Yung nagtatrabaho. So kaya, ano mangyari? Yung buong pamilya ay mapihirap. Kung daw naramdam mo natin yan. Nehemiah 1, verse 1 to 3. Paghihirap at pagkaos dulot ng digmaan. So, Nehemiah 4, verse 6. Pag-uusan ng mga Israelita ko pa na pagkalain at pagkikibig ng mga kalapit na bansa. Ano yung pasalakan ko tayo? Kasi may tubig na nagpigilin na nagdig na nasa gina natin at ng Gina. No? Yung Israel, yun po ay land area. Yung katabi ng mga bansa na mayroon siyang border. Kaya po madali mas mahirap yung pag-ibig. Ang pasalamat tayo, tayo ay napapalikutan ng data. No? And yun, John 1, verse 13 to 21. Kabalasan natin ni Satanas. Kaya huwag niyong paralapitin si Satanas. May dalang kamarasanan. Nakita natin sa buhay ni Job. No? Kaya paminala natin kung napahirap yung tawag natin. Kasi ang puro ni Satanas ay kahirapan. Siya ay hari ng pagpapahirap. Kabaligalan ni Jesus na siyang hari na mapipili sa atin ng kaligtasan. So, pangatlo, dahilan mula sa wala ng kasulatan kung bakit may kahirapan. Ano yung pangatlo? Kasalanan. Dinuro sa atin mga sa akaw. Pero hindi lang yan, no? Nakita natin yung dalawang mata. Pero saan natin natatapuan sa mga nagsalala? Sa Kawikaan, chapter 10, verse 4. Pakinggan sa isa din, ha? Pakisa isa-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 is
Marami walang pera. Pero may pera naman. Kasi sabi naman niyo siya, kahit na walang pera, hindi ko yung pakigam. Kahit ko, hindi ko yung siya. Yung isa, kahit na kayaman siya, wala pa rin siyang pera. And, yung last, ay yung last, sa bill of account nyo, nakalagay po yan ay mula 20% to 129. Pag-ibot sa gawain para sa Diyos. Hindi ba mapalain ang abala at abala sa gawain ulit na limot ang para sa Diyos. Kapag mo kayo ay maraming ginagawa, malilimutan niyo ang Diyos. Nalala ko ito yung sa negosyante. Monday to Sunday, ay, trabaho ng trabaho. Monday to Sunday, nasunod yung kanyang bitahan. Mula ko siya sunod, na-realize niya, ay, pinag-iirapan ko, Monday to Sunday, trabaho ng trabaho, nakalulat na ng Diyos. Mula ko na sunod, pag-ibot, sinarado na niya ang kanyang bitahan. Pero sa libon, nahintay na kayo masunukan para kayo makalala ng Diyos. Kasi hindi na kayo mayroon siya. No? Awala na wala ako magpayama. Nakalimutan ko ang Diyos. Nakalimutan ko ang pamilya ko. Nakalimutan ko ang mga mahal sa buhay ko. E para saan ba ako para ako'y nagpapahirap? No? Ay di para sa pamilya ko at para sa Diyos. Kaya, kaya, baka mamaya naman, tayo pa na wala, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya po, kahit papasalamat sa mga musulal ng panalangin, hindi kinakalimutan ang Diyos. Wala ko ba tayo sa panalangin? So, mag-ipaliwanag ko ito. Ang Biblia ang tapat ko sa realidad ng kahirapan. So, 15:11 Deuteronomy. Kaya naman, hindi kayo makawala ng mga kababayan na nangailan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ibukas ninyo ang inyong mga halal sa kanila. So, Matthew 26:11, anong sabi ng Panginoon? Sabagat habang pagkakasama ninyo ang mga hihirap, ngunit ako'y palaging makakasama. So, kaya kinagalan nyo natin paalagal po ang para sa Diyos. Ang inyong nakikita na rinig, nakita ang mga mula, nakita ang mga pilal, gumagaling ang gulirin sa mga pitongin, nakakalit ang mga bini, muli na buhay ang mga paray at pinangaral sa mga hirap ang magandang balita. Yun po ay bahagi po na sinabi ko ni Jesus na sabihin sa mga alagad ng wag, sino ka ba? Ano sabi? Ipinanaan sa mga mahihirap at maganda balita. Kaya kung kapag tayo nakapagustuhin sa mga mahihirap, ay huwag niyong kalimutan na yung inyong apostuhin sa mga mahihirap ay isang signalis ng kaharian ng Diyos. You are a sign of God's presence. Kapag kayo na nakapasigil sa mga mahihirap, maramdaman ng mga mahihirap na narito ang Diyos. Kung hindi mo ito maramdaman at ikinilang ilalang Diyos, dapat kayo bakit naroon ang Diyos. Naroon ang Diyos sa mga mahihirap. Kapag ipinangaral nyo ang salita ng Diyos sa kanila. Tayo ay nangyayang maging sa
sa kaluluwan niya ang simbahan sa labi ng buong mundo. Pagbukas ng pito at bita ng simbahan para sa mababang mundo, ang ornamento, updating, renewal, structure, radical, communion model na simbahan ng communion model. Yung may radical, mula sa taas na punta sa baba. Yung communion ay kasama. So, Domingueso ay isa sa labing dalawa dokumento ng simbahan kasama ng Gaudium at Gaudium Express. Ang nakalagay dito, si Kristo ang liwanag ng sanlibutan ay binayo ng mabuting balitang sa lahat ng mga lalang. Ang gabi ng liwanag ni Kristo sa lahat ng tao. And that includes the poor. Matinding na ilaw na mukha ng simbahan. Sa Gaudium Express, ang sigla at pag-asa ng talamahati at agamaga ng mga tao ngayon, lalo tingin ang mga lupa. Ito ang mga sigla ng pag-asa, dalamahati at agamaga ng lahat ng pagsunod ni Kristo. So, maaaring po ito na kung saan ay sa PCP ito, kung sabi mga sa ito, kung nang lumabas dito yung sa ilang simbahan ng mabubahay sa PCP ko. No? So, number 124 sa PCP ko. Second, pinahit ang sale of the Philippines. Ang tawag ko ito ay komunidad ng mga alaga. Tinatawag tayo ng Diyos sa paglikuran ng mabuka at nangangahilangan. No? Sa bato ko, Government Space No. 16, ang bawat tao ay may karapatan na matangkin ng sapat na yaman ng daigdig para sa kanyang kaluluwa at para sa kanyang pamilya. Sapat lamang, no? Kung nangisulahan, anong sabi noon? Sapat ng kawikahan, baka makalimutan mo ang Diyos. So, maliwanag rin po rin yung simbahan ng mga kanina mo rin na, ang sulit, manatigil na ng buka, no? Ang sabi mo rin po, ipogyan po sa iyo. Huwag niyo sasabihin na nais ng Diyos na manatili kayo sa kakayuhan ng pangingulo ka. No? May karamdaman, walang matuluyan. Saan kayo nakiwas si Diyos sa inyong pinatagay ang dalaman at bilang tao? Hindi mo matakot ang mga kakayuhan ng pangingulo ka. Sa balang makasalatan, yung sinasabi niya, pinagpala ang mga lupa. Hindi sapagkat sila ay lupa. Kung hindi sila pinagpala, bakit? Sila-sila sa matigil ng bagay, umas na makalabang sa paningin ng Diyos, kaysa sa pananagana, pinagpala ang mga lupa sa pagkasa kay Desay ng paglipas sa paningin ng abang kalabaya, ang siya kalimdahan para ibuhos ang Diyos ang biyaya ng kalitasan. Upang lubusan natin makapagdan ang pag-ibig ng Diyos, pinakailangan tayo mag-ibig, pinakailangan tayo pinakailangan tayo maging nakailangan tayo maging simbahan ng mga buka. Ano ang katuturan ng pagiging simbahan ng mga lupa? Inuunawa ang kalabahan sa mga dalit ng pamahal at pagdating sa kanila. Hindi yung preferensya ng option for the poor. Pagmamahal may pagdating sa mga lupa pero hindi eksklusibo. Ano ibig sabihin nun? Pagkakalaga sa mga lupa pero hindi lamang para sa mga lupa. Kasama ang mga mayayaman. Pero huwag natin kalimutan ang mga lupa. Inaalam ang sitwasyon, ibinabahagi ang resources sa kanila. Ito po sa akin, sa inyong pupunupo ng pasilalo ng pangalangin. Ang sarap po marami, sino kaya yung pinakapalupa na miyembro ng mga pasilalo ng pangalangin? Sarap pala sa atin. Sa ating parokya, ito yung malaking hamon eh. Sino pa rin pinakamahirap sa ating parokya? Kami po yung tatlong sityo. Pero sa sito na yun, sino po rin yung pinakamahirap?
Dapat po alam natin. At binabahagi ang resources sa kanila. Hindi inaamal ang mga lupa bakos yung naglalaban ng mga parapara nito. Pagbibigay ang alatang paglalang sa lupa. And ano ang katuturan ng pag-iisipa ng mga lupa? Yung parang may malalim ang pag-iisa sa mga lupa, solidarity, pakiisa. Ano ito? May pagtulungan sa mga lupa para kaya nga ang kanyang provision. Very, very important ito. Makipagtulungan sa mga lupa para iangan ang kanilang provision. Hindi mo tayo ang mga trabaho para sa kanila. Tutulungan natin sila na iyan ang kailangan kanila sa libre. Magkaiba po yun. Ako, tutulong ako para sa iyo. Hindi ako magkatrabaho para sa iyo. No? Tutulungan kita, pero ikaw ang dapat na kumikos. Napagawa ng interview yun ng PCP ko. Kinikilala ang mga kapagpahayag ng kakailangan ng malupa. Ibig sabihin, may kakailangan ng malupa. Kumisa naman na siya sa atin natin, ay hindi na kaya hindi. Bigyan mo namin siya ng pagkakataon, meron sila ng kailangan. Pangatlo, tanggap ang pag-isa sa buhay at misyon ng simbahan. Kaya napakalaking binabawi ko dito yung pagtuturo, katikismo. No? Tuturuan natin ang mga lupa tungkol sa ating pananampalataya kay Kristo. Kasi maintindihan lamang natin ang mga lupa at maintindihan lamang ng mga lupa ang kanilang sitwasyon kung naiintindihan nila si Kristo. Dahil si Kristo ang patintay nila para ang mga lupa ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen. So huwag natin kalimutan po yun. No? Ano pa? Simbahan ng lupa, isang lupa ng simbahan. Pagpapahalagahan, isang buhay ang karawahan ayon sa Ibanghelyo. Yung tinatawag natin, Evangelical Poverty. Maging tuka. Sumunod kay Kristo sa karawahan at paghihirap. Tanggapin natin ang ating karawahan. Maging bahagi na kung saan ay pinakailangan na marunong tayong sumunod sa kahirapan. Alam niyo ang problema ngayon? Ay ang tao ng kahirapan. No? Hindi. Meron daw. Bagamat may kahirapan, ang dulot ng kasalanan, ang necessary ay evil. Huwag natin kalimutan na mayroong necessary evil. May inakailang pagdaanan. Ang tulad na ano? Halimbawa po si Panginoon. Yung childbearing. No? Kabahagi ko yan. Ang tao. Kaya kung marami tayo hindi na nagpapahayang dami ako ngayon ano, kung lahat ngayon gusto kayo sa sarya, hindi ka nga maghihira sa pag-iil. Ano saan ka maghihira? Pagbayad ng hospital bill. May paghihira pa rin. Nagpapahayin na walang kompetisyon. No? Pabigat yun, magpapahayin ako hindi dahil sa gusto kong maging number one. At ito yung simple lang. Simple pamumuhay. Simple lang pero may ang gawin. Simple pamumuhay. So, ito po nakalipas na pagkataon na kita ko na naging bisita namin ang aming obispo. Kasama po ng mga pari ng Italia. Sila po ang obispo nakita ko walang sipsi. Sila mo nakita ko. Meron ko ibang obispo na walang sisi. Pero sila mo nakita ko na obispo hindi nagsusuot ng sisi. Tingnan ninyo. Baka hindi yung napapansin. No? Yung obispo na ito walang sisi. Minahal ka ng papan pero walang sisi. No? Para lang naman yung okay kayo. Baka hindi yung napapansin kasi akala natin yung obispo yan. May sisi. Sanita rin yung sisi. Pero kung makikita niya yung papan niya, wala siya simple pamumuhay. Hindi ka naman yung obispo.
simbolo o instrumento ng pag-isa sa lahat ng Pilipino. So, lastly po ito. Bakit hanggang sa kasalukuyan, di pa rin natin maabot ang pangarap ng simbahan ng alupa? Ito po yung evaluation ng PCP po ng 2010 pagkatapos po ng ilang taon na matapos sa ikalawang krusilyo balikara ng Pilipinas. Ano sa kanila? Mahinang formasyon at edukasyon. So, pinakailangan po natin ang buwan ng tao tungkol sa simbahan ng alupa. Wala kawalan ng katatlang programa pastoral. Kaya ako sabi ko sa parola, sabi ko, tayo ang tao na kasi wala kami ano, wala kami tao sa social concern. So, kasi pinakailangan natin ang programa pastoral. Kapag wala tao yan, no, ay pwede tayo mag-isip, pero kung ano tayo mag-isip, ano yung sasabihin lang ng pare. Pero kung may staff ko mag kaya mo na lang sa kaligyan, kailangan ng struktura. Pagiging malapulo sa mga ano na nararapat na gawi at parangkaya ng buhay. So marami pa po ito. Sabi ni Pope Francis, I hope that all communities will devote the necessary effort to advancing along the path of pastoral and missionary conversion which pakiretso man yung aming yung kay Pope Francis yung may mukha ano yung sige po, Francis, isa rin po sa halimbawa natin na pagsipan makilala kayo si Pana para po pa. No? So sila po yung Papa na ng babae ng hotel. So, kahit na si Papa. Siya po ay na alam niyo ako po bumisita yung Papa sa mga bansa. Akala ng iba, may sarili din ng Papa. Wala ko. Yung eroplano ng bansa ko, yung bansa ng makikita, yun ang sasakyan na Papa. Pero siya, wala siyang person na wala ko get yung ating Papa. Hindi na lang yan ang huwag ng insinya. No? Pero wala ko kakalang iba, may get ang Papa. Wala ko. So yung mga punta sa Pilipinas, ang sinakyan ay Philippine Airlines. Kasi yun ang flag-carrier ng ating bansa. So, kaya mga kakalang iba, sabi ko siya, may nag-tweet ang Papa raw, isa yung hindi yung hindi yung wala. Wala, pinakalimpal ang hindi ko na tayo tapos. So, ipanalangin po natin, ipanalangin natin ano, at makilala natin ang mga duka. At sana rin po kayo sa ating mga pasulatan ng panalangin. Ay, baka man po tayo ng hindi mga mayaman, pero mayroon na yung sinabi po na mayroong mga kapatid tayo na talagang mahihirap na makapasalanan na patalangin. At sila rin po sana ay makilala natin na ay ito pala yung aming mga kapatid na kahit na sa dina ng kanilang paghihirap ay naghihikot pa rin sa iba. At doon makikita rin natin yung kahulugan na sinasabi mo ng aming pananampalataya. Ito talaga ang mukha ng simbahan ng mga duka. Ang nahirapan ko ito, yung aking namamahala ng
So, only when becoming for ourselves, by creeping away our complacency, we will be able to identify with the needs of our brothers and sisters. No? So, yun po ay